Yeehaw! Dong TV here. So I made this voice-over video sa aking turmeric plant. So yan yung container pot with turmeric. So those are already 9 months old. So ngayon ko lang ulit sila binuksan. Before nag-create ako ng video, 4 months pa lang binuksan ko na sila premature. So hindi pa siya developed. But this time, binuksan ko yung isa pero hindi ko nakuna ng video. So this time, I made sure na ma-video ko siya para makapakita sa inyo how well the roots are already developed when 9 months. So siguro kung mas malaking container pot ko, mas maraming may yield na roots crop yan. So very exciting na during lockdown, yun yung mga pinagkakabalahan ko, but this time, yan, hinarvest ko na sila. So as you can see, meron din siya mga parang seeds or pwede ko ulit itanim. So ang kailangan lang naman dyan is maging healthy yung lupa ulit and then diligan palagi. So hindi naman kailangan babad sa tubig, but keep the moisture. Always have the moisture. So yan, buhay pa rin sila no, kahit wala na yung mga dahon. Kala ko patay na. So again, those are my fish and my turmeric on the side. So yan, nilinis ko na. And very exciting yung ano niya nung nilinis ko, lumabas yung bright colors niya na yellow, orange. And dyan, na-distinguish mo na yung amoy from that root crop, no? Turmeric na yung amoy niya. So nakaka-excite kasi nga 9 months ko siyang inintay. Nag-worry nga ako kasi akala ko patay na eh, dahil yung mga leaves niya nalanta tsaka naputol na. So at least nung binuksan ko yung container, ayun sila, dumadami pa yung mga roots, may mga tumutubo na ring ugat. So meron akong tatlong piniling benefits ng turmeric, so I'd like to share them to you. 10 yun eh, but I had the link posted. So for viral infection, nung kala ko may sipon ako, yan kagad ang ininom ko, nagpakulo kagad ang turmeric. And for lower your cholesterol level, makakatulong din ng turmeric. And para sa mga diabetic. So, I didn't read the details, but I'll share you the link pagka para malaman niyo. So, yan yung root niya. Pwede ko siya ulit itanim para dumami siya ulit. So, again, yung cameraman ko dyan, si Rebecca naman. So, she also has his YouTube channel. I'll be sharing her channel. Monetized na yun, so hope you could support her channel as well. So yan, nung tinatanggal ko na yung mga roots niya, yung mga nakadikit sa kanyang roots, yung amoy niya talagang umaalingasaw. So turmeric na turmeric talaga. Nakakatuwa talaga. So it's a long wait, 9 months, but it's worth it. At least nakita ko talagang ano siya, dumami. From a single piece, kasi laki lang ng hinlalaki ko yung tinanim ko niyan, but yeah, dumami na siya. So, yeah, trying the smell. So, nakakatuwa. So, piniprepare ko na siya, itanim ulit yung mga pinutol kong pieces niya, parang dulo ng roots. So, what I'm preparing is yung container, lalagyan ko ulit siya ng ibang lupa. Hahaluan ko ng lupang may organic fertilizer. So, yan, so para may nutrients siya makuha. Yeah. So yun na yun yung na-harvest ko. So anytime pwede ko na rin gamitin yan. Or pakuluan. Tapos ito, saan pa pwedeng ihalo. Best yun paggawa ng turmeric tea. Yan. Especially kung may sore throat or medyo parang uubuhin ka. Yun. Very effective yung turmeric. Yun lang. Maninilaw talaga yung yung lalagyan o yung baso and yung takore. Siya? Mag-i-stain talaga yung kulay ng turmeric. So, ayan. So, nilalagyan ko na siya ng lupa and tataniman ko ulit siya nung turmeric roots niya. So, yun. After this, may video ako ulit. Kadugtong niyan yung nauna dyan, so hope you will watch it too. So yung mga roots na yan, pag tinanim ko na yan at nagkaroon ng mga leaves, ililipat ko na sila separately sa sarili nilang mga container, so they could be they grow better tsaka mas marami silang maging roots.
patay ng... So, yan yung isang benefit din na meron kang aquarium with the fish poop na would create as fertilizer para sa mga halaman. Ayan, so, yun ang benefit ng may fish with aquaponics. So, dyan, mas maganda sila ilagay dyan. May moisture tsaka creaming. So, that's my video. So, please watch the continuation of this video. Ayan. Finish the video up to the end. Again, this is Dong Shroboy. Thank you very much. And I wish you a good day and good luck. Bye! Okay, apo. Starting? Yeah, so, ito yung turmeric natin after March. Siya nag-start. Ano, April? April. May, June, July, August, September. 5 months. 5 months. Ito na yung turmeric natin. So, pwede na siyang i-harvest. Let's see. So, yung naunahin natin itong malak. Okay. Natin gano'ng kalaki yung turmeric natin. Liit pa rin. Di pa yata ito eh. Di pa siya nag-develop ng ano. I guess I have to plant this again. Hindi pa nag ano, hindi pa siya nagbuo. Okay, babalik ko siya. I'll try the other one. Kaso ito isa, may ano, may malunggay. Ninyo, see that? May malunggay. So again, ito na try natin. So di pa ibalik yan. Kulang pa. Bagay na panood ko sa video, 9 months eh. Bago hinarvest. Okay. Kulang pa. Hindi pa siya nag-develop ng ibang ano. Ito pa may bago. Kulang pa yung 5 months. Okay, tanim ulit. Yeah, ito muna. It's see that? Isa. Tatanim ko siya ulit. Hindi pa siya... May nag-develop pa lang. Ay, nakita niyo yun yung mga bilog. Ayun, no? So, hindi pa siya pwede. Nalaki pa siya. Okay, thank you. Yun lang. Ulit na lang natin after another 2 months. Bye!